saan yun yung kawa ng family side mo o ng family side ni Papa. Especially yung reunion po na to na kompleto yung anak na aming tulo, si Papa. O galing na tinamo ni gusto nga inyane na ito maging reunion. Which is na hindi na ito mahimo ang itong shared memories and happiness. Wala na eh. Manonood na ako pagkaon kay ang aking pagkisi na moment is buwan ang binangka no, is pasol. So ako din ang aking paborito. So every time na muli ko na dyan na hindi ka na mawala sa lamisa. When you woke up in the morning, the first morning, that you have to do. Yata niya sa ako. Tapos may mo na siya. Doon mo ito, pinagkali mo. Ibang paborito. Mama, panawin mo, salamat. Sa paggabay sa ako. Sa iyo na iyo sa iyo ang mga pangusta. Isang ano na kabudaya ko sa tika na kaya ex. Pero gabi mo nga kung you still able to find ways para pag-communicate sa mo. May time hindi man kisa nga may anak kita nga gamay arguments nga duwa. Ka siguro trakwin na kuwasin mo ang ugali nga masunggalan. Despite na hindi ka nakakita, like I said, I used to go to far ways para nakapustahan kami. Takot kita, kapano kami man, ang hindi nakakawin na pagkulang sa inyo ni Papa. Tungod nga, layo kami sa inyo, tungod kami sa inyo. Kaya siguro ako na ang reason na ginabuhos mo ang matay sa Ginoo sa iman mga bata kay tungkol na may ilaw ka sa iyo kaysa amin. Mapanangka ka ng hindi Papa ang wala ka ng hindi na gibabayan ang tuls sa iyo mga buhay dali sa kalibutan. Gitala ka ng Papa dali kay para napit ka sa iya at para madali ka ng labisa kung mamigawan siya sa iyo at kagamuhan si ate kay si Ibon. Ama, don't worry. Among hindi namang pagbayan si Papa kay among hinihingi mo nga pero may gina-request sa wala nga kami si Papa pero every time na mag-istorya ka hindi mo rin malimitan na sa ulihin mo na mamili ka istorya sa ako na hindi mo rin mabayan si Papa. So ma, hindi kita magpapayan si Papa, nakit kami sa iya kami kay amo din na tumano ng iyong request. Mapapayan isa very generous person, isang gula na namili sa iya, hinahatagyan mo iyang mga blessings sa ibang tao. As a mother, or a housewife ni Papa, maingon ako na as a mother, nabuhat niya ang iyong responsibility. So, natawa ma, so every time nakatay ka may arguments, maging kadayang maghihintay mo siya, wala na yung panangka siya. Pero ever since na ako na natapos siya, yan ang pasasatong masasatong karon, makikita dyan niya ang mga tao na naging part, naging part of her life. So maging precious po siya sa kasikasing sa ato, sa tuwa. And yan
lots of memories sa akin. My favorite is yung every time na mag-uli, okay? And she did all the best na makuha niya yung mga years na we've been apart. Hindi na gusto na kami mag-asso. Every marriage is unique, so Mama is the reason why I know na kabalo ko paano matuto. And every time na mag-ulit me, like I said, ginagawa niya dito sa ako na pag-ulito. So this is ito lang siguro yung hindi ko maaaba ni Mama kasi every time na mag-ulit ko, she's always expressed na magkatumig-kamigay lang sa family. So ang plano na pinunta, pero kaya itong mga niya na tabo. So, yung natupan ako kung saan ay sumultani. Pero, nanagyapon si Mama sa mukha, nanagyapon si Mama, especially sa mukha'y hindi na ako sa malibad. So, Ma, we're going to miss you, buddy, Ma, and you'll never be forgotten. And the real fun, wish na maging kura po ng aming pag-uli, and I will say this to you, you did it your best, and even as si Tay and Tutsu, you felt your love and care towards it. So ang nanay, ipaabot ang aking asawa, yung daughter ninyo nga ang iyong apo, di prepare a short voice recorder para sa iyo. Hi, Mama. I'd like to first thank you for everything you've done for me. You've shaped me into the man I am, and I'm really grateful that you're a part of a huge chapter of my life. You've taught me everything I needed to be a part of the internet. You're the most honest, the most caring, and the most sincere man I've ever met. I know tears will turn into something I can live. But I'm really, really grateful to have you. This was just
always spoil me wrong, and you were always by my side no matter what the situation. I could never ask for a better grandma than you. Even though it pains me, I know I'll have to let you go, and I can guarantee you'll be happier up above with an angel singing and welcoming you. I know I'll only be selfish when I go on about how I miss you since peace has been brought to you. Naalala mo pa po ba yung hindi gusto inumin ang gamot ko? Tapos sabi mo na kung hindi ako magaling, hindi ako makanood ng TV. Alala ko po yung mama. Those types of memories are what I cherish, and I wish I could relive them with you. You've done nothing but brought happiness to my life, and I thank you for that. I was proud to have you as my grandma. You're my hero. You've always taught me the things to do and the things to not do. I know I was arrogant as a child, but I hope I wasn't that much of a trouble to manage. Kita Joji, Kita Ivan, my grandfather Victor Sr., and my father Victor Jr., and the rest of everyone cherished Mamo. I know this goodbye is hard, but I know that Mamo would never want this to be sad. That was just the way she was. She always cares for others before herself. She was selfless and would always look out for others. The part where we let go won't be easy, but I know she will always guide us throughout everything. She may be gone, but in my heart, she will always be the woman I love. My grandmother, my most beautiful, my most loving, and my most caring grandmother, Beth Gallego. I love you, Mama, and I hope you hear the words I meant towards you. You're my grandma, and you forever and ever will.